Welcome back to my channel. Ako pa rin si Limasirong Gala. Pagala-gala kahit saan sulok man ang mundo. Si Limasirong Gala ay pakalat-kalat lang. Maging sa dagat at sa maging sa lupa. Kung saan ang merong pasyalan, pasyalan ang pasyal. Tingnan mo na tayo. Ando ba sila eh? Oh my gosh. Ganda ng mga bahay dito. Tintayin natin mga trupa. Medyo lumalayo na tayo. Ngayon ako nakaikot dito. Yan ang gatupa ko. Ayun. Ang dami nilang pinagkikwentuhan tungkol sa asawa daw. Oh my goodness. Malaking bagay nito yung mga ganito patakbo-takbo lang sa pag-i-exercise. Kaya kahit nandiyan ka lang sa atin o kahit saan sulo ka man ng mundo, mga kalimasirong gala, kailangan mag-jogging ka pa rin. Dahil yung mga dugo-dugo natin kailangan magandang daloy sa ating katawan para lagi tayong healthy. Malakas ang ating resistensya. Dahil ang puhunan natin ay ang ating katawan. Kailangan katawan natin ay alagaan. Para sa ganun, kung halimbawa mag-apply tayo ng trabaho, tinitingnan din nila yung fit to work ka. Siyempre, pag fit to work ka, wala kang problema. Hindi sa medical, lagi kang pasado. Ganun ang sistema. Dida? Ah, diretso pa? Ah, okay. Ganda ng bahay. Oh my gosh. Kailan tayo kaya magkaroon ng ganitong bahay? Maaliwala sa mata. Kaya na-experience ko din. Pag nandun ako sa offshore, masarap talaga pakiramdam pag nakababa na sa lupa. Kasi tulad yan, makikita mo yung mga puno-puno. Yan, parang nare-refresh din yung mata. Napata natin. Nawawala yung pagod. Kaya maganda nga kung dalawang buwan ka lang sa laot at isang linggo dito sa lupa, mas maganda nga dalawang linggo para refresh na refresh talaga. Yan o, kamuting kahoy dito ay kakalat lang. Kalat yan mula rito hanggang doon. Yan, hindi hindi pinapakalaman yan. Ayan, heart of banana. Dahil nasa ibang bansa tayo, ang English ng puso ng saging, heart of banana. Yan.
Pero pag sa amin yan, sigurado na yan. Tapyas ng tanggal ng ano yan. Bunga. Oh my goodness. Ngayon ako nakaikot dito eh. Doon ako lagi dumadaan sa kabila. Nagjijagi ako. Tayo, kasi masilaw na ang araw. Ayan, magulay tayo ng sambong ng kamuting kahoy. Yan ang mga trupang ampanain, mga busing ko yan. Ano hanapin nyo? Bayawak? Maghanap tayo dito ng bayawak, baka sakaling makahuli. Yan, diba? Tataka lang ako, bakit dito may bali, kamuting kahoy din? Yung baling, huy. Oh, meron din ano, ah. Pwedeng mapakinabangan eh. Maganda talaga sa bahay yung meron kang ganyan mga puno-puno. Tingnan nyo naman, sikat ng araw pero malilim pa rin, malamig dahil sa mga puno. Ito nga yung, ito yung karugtong ng video ko na sinabi kong ghost town. Kasi tingnan mo, parang walang tao sa labas eh, pero marami sasakyan sa loob. Simple lang sila dito eh, nasa loob lang lagi. Pero tingnan nyo naman ang kalsada, ang linis. The best nga sila dito eh. Talagang pangkalinisan, the best. Oh, meron palang na gano'n dito. Merong garden. Yan. Siyempre, pag naglakihan na yan at namunga, malaking pakinabang yan. Sila naglakad lang, ako nagja-jogging. Oh my goodness. Yun, may nakita akong
Madre de Agua. Yung Madre de Agua na yan ay, no? Madre de Agua. Yun. Yung Madre de Agua na yan. Ayan yung kahoy na pwedeng kainin ng mga manok. Pang alternative na pagkain ng manok. Kaya kailangan, pag nagsimula na ako ng aking preference chicken, magtatanim na ako yan. Para minus gastos ng aking bibilhin. O siyempre, kung may ang budget ko ay maliit lang, o di malaking tipid. Kaya yung mga puno-puno na yan, mga gulay, mga kangkong, kailangan talaga natin yan sa ating paligid para sigurado ang alternative. Makakaminus kasi tayo. Kaya sigurado. Kung gagastos tayo ng maliit at kikita tayo ng katamtama lang, o kaya kikita tayo ng mas malaki dahil nakatipid tayo. Ganun ang diskarte doon. Kangkong, asula, malunggay, mga dahon-dahon na pwedeng kainin ng mga manok. Yun ang diskarte doon. Kaya abangan nyo ang aking preference chicken ay sisimulan ko na sa 2022. Dahil ngayon, hindi muna ako uuwi. Hindi ka uuwi. Bakit? Kasi hindi pa sapat ang aking puhunan para sa preference chicken dahil papagawa pa ako ng bahay. Maraming salamat sa mga subscribers, lahat ng viewers at lahat ng mga nanonood o lahat ng aking mga Facebook friends na walang sawang nanonood ng aking video. Maraming salamat at magandang umaga po. Bye-bye!